everyone, I'm Grace here and I'm back for another vlog. And kung makikita nyo marami tayo dito mga klase ng camera, which is this is a Motorola IP cam. So pwedeng-pwede nyo siyang magamit as your CCTV or monitor sa bahay mo, sa kitchen mo. Magta-try tayo dito and pakita ko sa inyo how it works and how to use using a Havol for Motorola. Itong app na to is pwede siya both Apple and Android user. Kailangan nyo ito para pwede nyo magamit yung phone nyo or yung tablet nyo as your monitor. Sa mga naghahanap ng pamonitor nila sa kids, maganda itong mga product nito kasi kahit nasaan ka or kung yung kids mo dyan kasi may gagawin ka sa bahay mo or aalis ka, mamonitor mo siya using this camera. First, bago natin itry yung mga cam, kailangan mo natin i-download yung Havol for Motorola. Ayan, ito yung Havol app na kailangan nyo muna i-download. So, ayan, download ko na siya and then open. Kailangan nyo muna mag-sign up para meron kayong account dito sa Havol app. Dahil nakapag-sign up na ako, so, tapos na din. Madali na naman sign up. Punta ka dito sa add camera, yung plus sign na to. Ayan. Open nyo lang yan. And then, meron dito tatlong pagpipilian. Ang pipili nyo lang is yung I have an IP enabled module. Then, IP camera naman ito. And then, yan, yung mga choices ng camera dyan. So, ipiliin nyo is yung pinakahuli, which is yung other camera. So, ayan. Click nyo lang yan. And then, follow the instruction. Next step is yung camera na. Try natin itong camera and i-plug na natin sa sakal niya. By the way, this camera is from House of Toys. So, ilalagay ko dito sa screen yung link ng shop nila or yung shop nila. And then, in the description box ko nyo. Each device is may mga kanya-kanya silang saksak. So, ito yung plug nyo. Ayan. So, saksak nyo natin siya. So, try natin. And then, follow lang the instruction kung nasa cellphone. Ayan. Madali na naman siya sundin. I-on lang natin siya, which is dito siya makikita. Ayan, nasa grid lang yung on and off niya. I-on nyo siya. And then, kapag nag-red light na siya, yung nag-blink na siya na red, ito, nakikita nyo siya dito. So, antayin lang natin siya mag-red. Ayan, kapag nag-red light, saka nyo naman i-press and hold yung fair button, which is yung nasa baba na on and off. Ayan, ito siya. Ayan. For 3 seconds, i-press and hold nyo lang siya. 1, 2, 3, ayan. Saka nyo siya i-release. And then, kapag meron na kayo narinig na ready for pairing, antay lang natin siya mag- ready for pairing. Ayan, kapag narinig nyo na siya, saka nyo naman, pinutin yung continue dito sa app. Ayan. Ito siya, yung continue. Yeah, and then follow lang the instruction again, which is yung Wi-Fi setting. Open nyo yung Wi-Fi setting sa phone. Antayin nyo lang na matitect niya yung camera. Ayan, ayan, natitect na niya yung camera. And then click nyo lang. Kapag nag-connect na siya, punta ulit kayo doon sa Havol app. Ayan, ito na siya ngayon. Yan yung lalabas niya. And then, next nyo lang. Kapag nag-okay siya, and then, yeah, ito na may lalabas. Yung Wi-Fi ng internet niya. So, click nyo lang yung Wi-Fi nyo. Then, yung password, i-connect nyo lang ulit. And then, ayan. Tantayin nyo lang siya. Meron lalabas na ganyan, pero ipindutin nyo lang yung later. Hindi na kailangan nyo i-update. Ayan na. Dito na yung mga camera kung paano nyo siya i-set. Pili lang kayo dito kung para saan yung camera na gagamitin mo. Meron yan dito, monitoring my baby, monitoring my pet, home monitoring indoor, or home monitoring outdoor. Para dito sa camera, sinet ko siya as a home monitoring indoor. Ayan. Rename lang daw. Kayo bahala kung ano gusto nyo ipangalan sa, para dito sa camera to. So, ayan. Okay ko lang siya. Continue nyo lang. And then, meron dito nakalagay motion detection. Then, sound detection. Kapag umokay na siya, kapag na-detect na niya yung camera nyo, lalabas siya dito sa screen. Ito na siya. Ayan. So, first camera. Ayan. And then, click nyo lang siya kung gusto nyo siya makita ng full. Ayan. And then, ganito siya. Ayan na siya. Ayan. So, tapat lang natin ito. So, medyo late lang yung detect niya kasi hindi pwede kasi yan sa internet connection na din. Kaya, pwede rin kayong Wi-Fi or data. Magagamit niya siya. Hindi nyo nung camera niya. Hindi na. Aside sa pwede nyo siyang, pwede nyo silang mamonitor kung wala kayo sa bahay or malayo kayo. At least meron din dito microphone. Eh, press nyo na siya and kung gusto nyo magsalita or marinig kayo nung pinamonitor nyo, ayan, pwede kayo magsalita dyan, and then marinig na kayo dito, nila kayo dito, through this ka, ayan, meron siya dito speaker.
Like, tumutugtog siya kasi meron din dito music. Kapag gusto niyo naman mag-play ng music, pindutin niyo lang itong music na icon. Ayan din dito camera. Pwede niyo record yung monitor niyo and then capture. And then same with these two other camera, pwede nyo rin silang i-connect through Hubble. Ito namang MVP853 connect. Yeah, meron din siya kasamang Motorola na monitor or yung kanyang tablet. But pwede nyo din sila dito panoorin or i-monitor. Pwede nyo siya makontrol through this Hubble app and then or this monitor. Pinaiba naman ito sa dalawang camera na to. Ito kasi nagagalaw yung head niya. Makokontrol mo yung head niya kung gusto mo silang palimunin, right and left, and then up and down. Ito, may pwede nyo rin palang i-on or i-off. Kapag gusto nyo agad ma-detect na motion or sound yung camera, is mag-notify agad dito sa cellphone mo. So that's it for my video, and if you are planning to buy a monitor for your home or for your kids, I highly recommend this product, this camera, Motorola IPCAM from House of Toys. Maganda siya and easy lang siya i-connect sa phone and then very handy lang niya. So kahit saan niyo siya i-place, madali nyo lang siya mailalagay kasi malit na siya. Clear naman yung kanyang camera basta meron sa'yo magandang internet connection. By the way, I have check out is ilagay nyo sa note yung aking name, Grace Herrera, and you can get a free Motorola car charger. So, ayan. And ang maganda dito ha, super mura lang. Worth it yung price. Thank you for watching.